Come on, baby, da 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 da. Booty work, booty work, booty work, booty work, booty. Abang kayo, araling ko yan. Check, mic, check. Sobrang random nitong vlog na to. Gosh, I just wanna share something. Ito mo yan? Book ni Joe na... Muntikan pang hindi magkasya. Booty work, booty work, booty work. Nasabi ko sa inyo, araling ko yan. Sino nag-ahamon? Wala mo nag-ahamon? Actually, sobrang random nitong vlog na to. Di ko rin alam kung ba't ko sino. But I just wanted to share something because nagpe-play yung Q&A namin ni Elaine dyan. Wala na akong COVID ko yung ano. I posted something on TikTok. Actually, para lang naman talaga sa TikTok. But ito yung pinost. Anong message mo sa younger self mo? I'll go first. Stop pleasing people. Yeah. A Stitch video siya asking people, anong message mo sa younger self mo? I shared mine and surprisingly, natuwa ako sa... I don't know if rinig dito yung trend kasi may dumaan na trend. Gusto kong i-share dito because nagulat ako sa response ng tao. Usually, Stitch lang naman eh. But, kaso, natuwa din ako na nagalis sa comment section. Just wanted to share their answers also. Parang i-process natin siya all together. Na bakit ganun? Bakit ba may gusto tayong sabihin sa younger self? And if ikaw, may gusto ka rin bang sabihin sa younger self mo? When you think about it, parang dapat bang may sabihin ako sa younger self ko? Or baka mas matalino yung younger self ko? Ikaw, before we read the comments, may gusto ka bang sabihin sa younger self mo? Ha? Ano yun at bakit? Daming comments. Nasa 200... May 2... I if you can see it. 293 comments. Claudine Noche. Dear younger self, super proud ako sa'yo sa lahat ng pinagdaanan mo. Kinaya mo, kaya ngayon, alam kong mas kakayanin mo pa. Oh, it's nice, no? Na gano'n na... Ingay nung trend. Wah, galit. It's nice, no? Because proud siya sa younger self niya. Hindi niya pinapagalitan. I mean, tayo ba? Proud ba tayo sa younger self natin? Si Ikay naman, sabi niya, alam kong sobrang bata mo pa para magalit sa mundo dahil sa pananakit niya sa'yo. Pero sana di ka sumuko kahit na may mga araw na ayaw mo nang gumising. Oh, do you have those moments na ayaw mo nang gumising? Bata mo pa para magalit sa mundo. Sometimes I think, pagbata tayo, I don't know, yung kasi lalo na nung high school ako, feeling ko, lahat bago, lahat big deal, and feeling mo yun ang katapusan, pag may heartbreak and all, or pag may problema, parang sobrang bigat na because everything's just new to us, di ba? But ngayon, looking back, parang, hindi sinasabi ko na hindi valid yung mga concerns ng mga bata ngayon, but looking back, ako personally, parang, ah, talaga? Big deal sa akin yun? Parang panahon na yun, big deal talaga. Kasi nga, hindi natin alam. Hindi ko alam kung paano i-deal. So, yeah. Jilly Catch. To my younger self, thank you for the happiness. I'm glad na masaya ka kasi ako ngayon, it's so hard to find one. Wow. Kinda hard stuff, no? As we grow old, may mga ganun talaga. Parang ang hirap humanap ng joy. Parang ang hirap maging masaya when you're older, when you're more mature. Kasi, well, one, madaming responsibilities na marami ka nang iniisip. Hindi na lang basta-basta. Ang daming pressure sa mundo. Pressure from yourself also. Next, dear younger self, gusto ko lang sabihin na napakatatag mo sa daming pagsubok na napagdaanan mo. I'm so proud of you. Ito pa. Sa sarili ko, be strong at malakas. Ang pundasyon ko, ang aking pamilya at ang pananampalataya ko sa taas dahil sa kanila, patuloy akong lumalaban sa hamon. Nice. Dear younger self, mapapagod ka pero magpapahinga ka lang at hindi susuko. May magandang plano sa'yo si Lord. Magtiwala. Jeremiah 29:11. Ganun talaga eh. Pag
pag tayong kakausap, looking back to our younger selves, parang, kumapit ka, kumapit ka, kumapit ka, kumapit ka. Ito kay, on a lighter note, sabi ni JP, self, laki ng pinagbago noon at ngayon, dati umiiyak ka kapag pinapalo, ngayon naiiyak ka sa sobrang daming problem. Sabi ni Yang, this is nice. Dear younger self, hindi mo responsibilidad na pasahin ang ibang tao. Kapalit nun ay ang pagkadurog mo. Because we always tend to please other people. No? Yan yung sabi ko sa sarili ko. Stop pleasing people. Hindi mo responsibilidad na pasayahin lahat ng tao. And ang cost nun, yung own joy mo yung nawawala. Kasi nakafocus kang sa ibang tao, paano mo sila pasasayahin, paano mo masasatisfy yung needs nila, yung happiness nila. So bibigay mo yung sarili mo talaga. But, saan yung source ng joy mo? Sabi ni Raymond, mag-move on ka na, younger self. Hindi maka-move on ng bata. Next. Ito, Chinese characters, di ko alam. Pamilya ko na nga lang, kala ko mahal ako, di rin pala. Tapos parang si Lord, di ko na rin nararamdaman kung naririnig pa ba niya ako. I already stopped pleasing other people. But my family and Lord just also left. And that's how I feel right now. Sometimes, kasi, alam mo, it's hard eh. Kasi sometimes, iba-iba talaga tayong case. Ako personally, refuge ko, family ko. But, may case na hindi eh. Ang hirap magsalita about families because we have different families. But one thing's for sure, hindi ka iniwan ni Lord. At times when God feels so silent, parang walang, parang di siya nakikinig. Trust me, He's there. He's listening. He's watching you. He's beside you. No, just know that He's there. Ito, next, si Hugot Girl Yuri, sabi niya. Huwag mong idepende yung happiness mo sa iisang tao dahil kapag nawala yan, guguho talaga mundo mo. Real talk. Real talk. Pag dinepende mo yan sa isang tao, sa kaibigan, sa pamilya, sa jowa, sa kung kanino man, guguho talaga yan. Not unless kay Jesus yan nakadepende. Kapag kay Jesus nakadepende yung happiness mo, kahit anong pag-letdown pa ng mga tao gawin sa'yo, it's hard, mahirap, masasaktan ka in a way, but there's hope, there's happiness, there's still joy, there's still peace in your heart because you know na kung ano man sabihin ng mga tao, kung gano'n ka masaktan nila, eh, hindi naman sa kanila nakadepende yung happiness mo eh. Self-worth mo, hindi. Enjoy mo, hindi. Diba? Diba? Uy! Diba? Sabi ni RJ, I'm really proud of what I am and who I am today. Comment, sino proud sa kanilang self ngayon? Kasi nakakamiss yung childhood life, no? Sabi ni I am Eric Castañeda, younger self, alam ko kung gaano ka kalakas, alam ko kung gaano naging matatag sa buhay. Thank you kasi dahil sa'yo, naging maayos ang buhay ko ngayon. It's like that, no? Yung mga naging decisions natin in the past, yun yung nag-determine kung nasan tayo ngayon, kung gaano tayo katatag ngayon. And same as how our decisions today will also affect our future self. Kung nag-decide tayo magpakatatag lalo ngayon, mas magiging strong tayo in the future. It's nice. Sabi ni James Gabriel, don't get jealous of what others have, but rather appreciate what you have because you have more. Life is never easy. Be strong, be wiser, and be the bravest. Alam mo, relate ako dito. Nung bata ako, I always tend to look at other people na nainggit na ako in a way na bakit sila ganito yung buhay, bakit sila ganito yung family, bakit sila ganito, bakit sila ganyan, bakit ako parang ganito lang. Parang hindi ko pa makita yung self-worth ko, hindi ko pa makita yung own gifts ko, hindi ko pa makita yung mas nakafocus ako sa ibang tao. Doon ko nilalagay yung efforts ko imbes na mas kilalan ko yung sarili ko, mas tuklasin ko kung anong meron ako. Hindi, mas nakafocus ako sa ibang tao kaysa sa sarili ko. And I tend to get jealous. Hindi ko na appreciate kung anong meron ako. Sabi ni JV Gonzalez, I will tell him, you will spend your lifetime proving yourself. Wanted to be wanted. You don't have to do it. Stay true to yourself and you will be loved. I guess it just speaks to everyone. When you just be you and i-enrich mo kung ano yung binigay sa'yo ni Lord. I mean, it's being raw and authentic. It's being raw and real, diba? Rawr, rawr, rawr. Hashtag rawr. That's when people would relate to you. That's when you can add value to people. That's when you can be more secure of yourself and just be raw and real. Sabi ni Paolo Barlos, love this. Matulog ka, magpahinga ka, magdasal ka, maniwala ka sa sarili mo. At higit sa lahat, piliin mo palagi magmahal. Sabi niya dito, rest,
which is very important. Also learning how to value rest time. Kailangan ko ng rest time. Yes, may work. Yes, may mga ganto ganyan. But we also need to rest. So how can we perform excellently sa mga bagay kung hindi naman tayo nagpapahinga? Diba? Next, sabi niya, magdasal ka, which is so yung ribbon eh. Yun yung nagta-tie up lahat. Eh. Maniwala ka sa sarili, matigit sa lahat, piliin mo palagi magmahal. There are times when it's just so hard to love people. It's hard. But it's always a choice. At times when your friends, your family, people sa social media, parang ang hirap mahalin. Parang ang sarap na lang, you know. You choose to love them and pray for them. Hindi yung peking pray, ha? Hindi yung peking pagmamahal, ha? Hindi yung peke. Ha? It's really loving them and choosing not to fight fire with fire. Love that. I love that. Sabi ni Meme Superstar PH, don't be insecure, dear self. You are beautiful and unique. Soon, someone will love you and he will be God's best. Oh, you know what? Share ko lang din. Grabbing insecurity ko when I was a kid. Physically, dun tayo sa medyo tabachoy. So, tabachoy tawag sa sarili ko. Insecurity sa weight. Kaya binawi ko siya sa extracurricular sa school. Perform ako and doon. But yeah, ang dami sa atin nung bata tayo, sobrang insecure sa kung ano mang bagay. And my prayer is that if you have insecurity, actually hanggang ngayon naman eh, pati naman ako may insecurity pa rin naman ako. My prayer for all of us is that these insecurities won't be able to control our decisions in the future. Na hindi i-dictate ng insecurities natin yung worth natin. Just because we're insecure of something, just because may insecurity tayo sa ganitong bagay, doesn't mean na hindi natin kayang overcome yun. Kasi nangyari pag may insecurity tayo sa isang bagay, kinakain na lang tayo nito hanggang sa wala nang mangyari, mas lumalim at lumaki na lang insecurities natin. So that's my prayer. Na sana hindi tayo kainin ng insecurity natin, na sana hindi yon ang magdedictate ng ating self-worth, ng ating potential, ng ating giftings, na hindi yun magiging hindrance sa mga gusto natin gawin sa mga. And I pray that we overcome all of our insecurities in the name of Jesus. Next! Sabi ni Johannes Carl, sabi niya, always look forward sa goal mo. Don't worry kahit araw-araw ka na napapagalitan ni Mama at Papa, they're always there to support you. Relate. Kasi nung bata ako talaga nga. Feeling ko pag pinapagalitan ako, hindi ako mahal ng parents ko. But, you know, as we just grow older, sometimes, wala eh. Pag bata talaga tayo, mahirapan talaga nating intindihin lahat. But when we just grow older, mas lumalawak yung experience natin, mas lumalawak yung perspective natin sa buhay. And we just realize na yung pagpapagalit sa atin, essential yun sa kung paano tayo minumold nila as parents. I love that. Sabi ni Death Note, wow, Death Note. Sabi niya, dear little bro, sana magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Sana magkaroon ka ng maraming kaibigan na sana maging successful ka sa buhay mo. As kids, no, mahirap talagang... Iba talaga yung confidence natin ngayon than before, of course. Lalo na nung bata tayo because we're just discovering things. Madali na lang sabihin ngayon, but back then... Everything was new to us, diba? Growing up. Sabi ni Norwin Silang, I believe God always guided you. Always trust yourself and live life to the fullest. Do whatever that makes you happy. It's a good advice that, it's a good message to say to your younger self. To my younger self, I'm proud of you. Just continue being the strong and positive one. Don't be afraid to do anything, especially things that don't harm others. Keep it up. Stop begging someone to love you. If they love, they will show. And give it to you. Just love yourself. Hi, younger self. Stop being so nice to the point that they abuse your kindness. Instead, be kind to yourself. Ikaw naman muna. Dear young me, I know you're making your very best, though it is still not enough. Stop pleasing others kasi you will never make them like you. Dear younger self, always be strong. Love yourself and always trust God. I just want to tell you that I'm so proud of you. You know what you've done because you created the best childhood I ever felt. That I'm still looking back every moment even if you don't have everything you want. You created the best version of me. Actually guys, madami pa dito. And kung isi-share ko lahat yun, sobrang haba na naman to. But the reason why I shared this or the reason why I made this video is it's just a good thought. If you could talk to your younger self, anong sasabihin mo doon? I mean, sinabi ko doon sa video sa akin is stop pleasing people. Huwag mong habulin yung mga taong hinahabol mo
kasi akala mo doon mo mararamdaman yung happiness, doon mo makukuha yung pagmamahal na kailangan mo. Remember that your family loves you so much and God will meet you. God will transform you and He has the best plan for your life. I mean, ngayon, syempre, masasabi natin yan sa mga younger self natin. Marami, ang dami nating may advice sa mga younger self natin. But looking back, hindi ko alam kung I would be here where I am now kung hindi dahil sa mga wrong decisions ko before. And I guess, yeah, parte talaga ng past natin yung wrong decisions. Looking back, parang if I would be given the chance, ibahin ko ba yung mga decisions na yun? Yung mga decisions na, mga wrong decisions ba? Would I change any of my decisions in the past? Siguro hindi. Kasi sa mga wrong decisions na yun, that's where God showed up. Eh. And He used it for good, for His glory. And because of that, ang dami ko rin natutunan. But of course, syempre, parang ayoko rin mapagdaanan na lang ulit yung paghihirap, yung bigat, yung iyak, yung lungkot, di ba? Parang pwede lang iwasan na natin yun. But, God can use those tears, those heartaches, those brokenness, yung mga regrets na yun, yung mga wrong decisions na yun. It actually made us stronger, wiser. It's a testimony of God's greatness and faithfulness. Okay, where am I going with this? Ano mong point ko rin? And if you want to share also, kung may gusto kong sabihin sa younger self mo, comment below. I just wanna read your thoughts. Because I feel like now, iniisip natin, parang ang dami nating regrets ng mga bata tayo. But like what I said, it's nice to see all of the comments thinking their younger self na buti nagpakatatag ka, buti hindi ka sumuko. Because nandito ako ngayon. Kumbaga, now, we see it full circle. Kaya pala mahirap tong panahon na to because I needed that to be stronger. Kaya pala ako naghirap dito because I needed to be wiser. Madali na lang sabihin ngayon kasi nakita na natin yung result, but back then, it was hard. But yeah, just wanted to share that. And siguro in the future, yung future self naman natin yung may sasabihin sa atin ngayon, di ba? And whatever it is, just keep fighting the good fight. Laban lang, kapit lang. Because may pinagdadaanan man tayo ngayon, we know that it's basing from experience. We know that it's essential. It will make us stronger, wiser, and we know that God has a good plan. Di ba? Yun lang, I just wanted to share that. Follow nyo naman ako sa TikTok ko. But yeah, thoughts, comments, or may gusto kong sabihin sa younger self nyo, put it down in the comment section below. And kung may realizations din kayo, lagay nyo rin dun. But yeah, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe. And always remember to smile, always be happy. Good luck na talaga nyo. See you on the next video. Man, chill lang nito. Let me see the booty work, booty work, booty work, booty work. Naku, aralin ko talaga yun. Yun ang sabi ko sa inyo. Bye guys, thank you for watching. Follow nyo ako sa TikTok. Bye.